Marso na ngayon mga kakape, ibig sabihin yan, eh, paparating na ang panahon ng tag-init. Abay, dapat tayo magdoble ingat para makaiwas sa sunog, di ba Maris? Mm-mm, tama ka dyan, mm-hmm. Susan. Kaya nga ngayong Fire Prevention Month, maging alerto tayo at handa sa anumang sunog. Simulan na natin ngayon ang ating kapihan at kwentuhan na alamin natin mga tips. Tinitingnan ko yung suot natin, damit para pamatay sunog talaga. Very cool, blue, di ba? Dapat for water. Sabi ko parang nag-usap ko ng susunog namin. Anyway, makakasama natin ngayon si Chief Superintendent Santiago Laguna. Siya po ang director ng Director General po ng Bureau of Fire Protection sa National Capital Region. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Sir Maris at Susan. At ganun din po sa nanonood. Ako, hindi sa naibang kita si sir. Usually, di ba, yung naka-ano sila, yung uniform. Merong sombrero, di ba? Makapal na jacket. Anyway, sir, sa mga sunog, bago pa itong Fire Prevention Month, ang daming sunog, ang lalaki, at talaga may mga namamatay pa, di ba? Ano ang mga nakita niyong pangunahing dahilan? Ang pangunahing dahilan dito, 46% ng mga kadahilanan ng sunog ay nagmumula sa electrical overloading. Mm-hmm. Electrical overloading, ibig sabihin? Ibig sabihin na either na uminit yung gawad ng kuryente, mm-hmm. o kaya sa mga electrical appliances ng mga sirana, katulad ng electric fan. Na ginagamit pa? Ginagamit pa. Eh, paano ba yan, sir? Kasi parang di ba ang dami-dami ring mga kumukonekta ng mga linya ng kuryente nila. Yung parang pinagsasama-sama. Spaghetti. Isa rin yun, di ba? Sa mga talagang octopus connection na po. Eh, paano ba natin? Kasi syempre kung nalaman nga natin na electrical overloading yung isa sa pangunahing sanhi, ano, paano ba natin pinipigilan yun? Parang maraming mga pasaway tayong mga kababayan na ano eh, dumidikit-dikit lang nun sa mga linya ng ibang mga tao para makalibre sila eh. Tama po. At inumpisan nga ng Bureau of Fire Protection ang pag-iikot dito sa lalo na dito sa mga informal sectors, kasi dito ang karamihan na nangyayaring sunog. Pinapaalalahanan sila na huwag silang gumamit ng mga jumper, yung illegal connection, at yung pagkakabit-kabit ng mga gawad ng kuryente. Kasi pag nakakakita ko, no, di ba Maris, ikaw, pag nasa field tayo, talagang, ako minsan, hindi kaya talaga magkakasunog to dahil talagang actually, kumpul-kumpul. Correct. Diba? Ayun yung octopus connection talaga. Diba, paano natin ginagawa ng paraan yun, sir? Kung talaga isa ko sa mga pinagmumula ng sunog yun. Actually, kung susundin ang provisions ng fire code, dapat wala yun? Dapat ipapasara namin yung mga... hindi nyo pasara. Ipasara nyo na lang kaya, sir. Hindi pwede? Mahirap gawin sa... Kailangan ba merong role dito ang ano? Merong malaking maitutulong dito ang local government? Malaking may ang magiging kooperasyon ng local government dito sa pamamagitan ng sa information campaign, at siguro sa kung magpapatayo ng mga kabahayan mamonitor at ma-regulate. Dapat iba ang kanya-kanyang ano no, kanya-kanyang puntador. Sir, bakit parang sinasabi nyo na parang mahirap pigilan yung mga ganun na nakikita naman natin yung mga violations pero parang hindi talaga ma-implement? Unang-una po, kasi pag nagpapatayo sila ng mga bahay, hindi naman po sila nag-a-apply ng building permit. So, hindi natin masusubaybayan ang pagpagawa nila ng mga kabahayan. Ang sinasabi niyo, yung mga maliliit na bahay, siyempre lahat niya may lalagyan ng kuryente. Opo. Hindi na mamonitor. Hindi na mamonitor. Kasi di ba yung paglalatag ng mga kable, may ano din yan. Ano may po? Permit po yun. Ah, may permit, hindi pwede ko saan lang niya gusto ilagay. Opo. At bago magpatayo sila, kung dadaan sa Bureau of Fire Protection ng permit, bago sila bigyan ng clearance, titingnan muna ang plano kung naayon sa conditions ng fire code. Paano kung halimbawa wala silang mga permit na ganun, pero halimbawa yung kapitbahay nila isinumbong sa mga otoridad, pwede nyo bang actionan yun? Ay, pwede po. Sasabihin mo, yung kapitbahay mo nagpapagawa ng ano, wala akong permit. Tingnan nyo. Inupuntahan po ng mga fire safety inspectors yan. Ito pa, dahil sa summer na tayo, ano po, yung mapapalakas yung gamit natin ng mga yung electric fan, ganyan, ma-overuse yung mga electrical appliances natin. Ano yung mga dapat ingatan, iwasan ng mga kababayan natin? Unang-una po, lahat ng appliances, pagka hindi ginagamit, i-unplug. TV man yan, electric fan, plancha, o kahit na anong electrical appliances. Dapat pagka hindi ginagamit, i-unplug. Kasi hindi siguro alam ng marami nating mga kababayan din na
akala nila porque pinatay na nila. Pero nakasaksak pa. Pa rin. Eh, okay na yun. Eh, pero may dumadalay pa rin kuryente doon. Kadalasan nangyayari yan sa electric fan. Ayun. Na hindi ina-unplug. Hindi, kasi sabi niya hindi naman umiikot na yung blade, eh, di ba? Pero umiinit din po ba yun? Umiinit yun. Na... Yun ang nagiging sanhi ng sunog. Kasi yung motor, pagka hindi na gumagana, dumadaloy lang ng kuryente, yung coil doon sa loob ng motor, yun ang umiinit. Pero hindi na umiikot yung blade. So, sa yung pagkakaroon ho ng sunog, pagka ganitong panahon ng Marso, nakaka-contribute yung napakatinding init din ng panahon? Isa pa po yun, dahil sa ang mga kabahayan na katulad dito sa mga informal settlers, ay gawa lang po sa mga kahoy at pagkatuyo. Ay, madaling kapitan ng ito. Kaya po tuloy, parang mas nagiging highlight yung month of March na parang pagdating ng Fire Prevention Month, kung kailan pa yung Fire Prevention Month, doon pa dumarami talaga yung mga sunog. Yung parang napaka-ironic. Contributory factor yung temperature. Yung panahon, at saka dikit-dikit kasi yung mga kabahayan dito. Kaya madaling lumiyab. So, ano ang mga dapat gawing paghanda ng isang komunidad? Halimbawa, yung isang community na ito, talagang dikit-dikit ho yung mga bahay. Kasi wala naman tao may gustong masunugan, di ba? Sabi nga, manakawang ka na ng 10 beses, huwag ka lang masunugan dahil talagang abo. Di ba? Ano ang mga dapat nilang gawing paghanda? Unang-una po, maghanda ng timba sa loob ng bahay na ready, naka... Bawat isang ready bahay? Ready anytime, opo. O kaya, kung makaka-afford naman, mas maganda kung may sarili silang fire extinguisher. Okay. At kung magkasunog na, itawag ka agad sa Bureau of Fire Protection. 729-5166. 729-5166. Yung mga, doon sa, ano po, yung mga connection na sinabi niyo yung isa ho sa mga pangunahing pinagmumulan, ano ho yung pwedeng gawin ng bawat bahay? Kung pwede, eh, magpakabit sila sa certified electrician. Hindi doon sa nag-electrician lang? Opo, kasi karamihan dito sa mga informal settlers, eh, dumaan lang yung gawad ng kuryente sa bintana nila. Doon na sinasabit yung wire. Ayun nga, masara yung kuryente. Hindi masara yung bintana kasi dumaan yung kable, ano po? Ito binabasa natin kasi yung ilang mga ano eh, no? Pero yung mga tips na mabibigay po natin kasi nga halimbawa, katulad nyan, yung mga electrical appliances, sinabi nyo na po na dapat i-unplug. Yung mga kandila, lampara na madalas gamitin din ng ilan nating mga kababayan. Tama po yun. Yan po ang pangalawang pinakamataas na... sanhi na sunog, yung mga open flames, katulad nung kandila, yan, at yung stove. Gasol. Gasol. Ano ba yung dapat ginagawa sa mga ang ganyan? Gasol, kasi nakatago kasi sa loob ng bahay natin yan. Delikado po ito kung may leak dahil sumisingaw. At kung gabi, nakasara, walang gaanong ventilation, hindi lalabas yung fumes. Ganun po yun. So, mag-accumulate lang po siya. Switch lang po, spark lang po ng switch. Switch ng ilaw? Opo. Ganun pala yun. Nag-explode na po yun. Okay. So pagka pala meron na kayo na amoy na may leak doon sa gasolin nyo, paayos mo na. Tama po. Palitan yung regulator. Siyempre kapag hindi nyo rin ginagamit yung mga stove nyo, ipatay nyo rin yung ano, di ba? Yun, ina-advise po ng Bureau of Fire Protection, pagkatapos magluto, huwag lang doon sa knob isara, kundi pati doon sa regulator, sa may tangke. Sa ilalim, yung pinipihit. Every after cooking. Yung iba naman, pag halimbawa nagkakaroon ng brownout, di ba kadalasan naglalagay ka ng mga kandila, tapos minsan nakakatulugan mo tapos hindi, nilagay sa tabi ng kurtina. Napakadelikado po. Kaya naman, minsan naabot ng mga bata. Eh, yung mga bata, hindi naman nila alam na, ang alam lang nila, masarap maglaro ng kandila. Di ba? Nako, eto. Eh, balita ko nga, may bagong pakuluraw kayo, ano po, ang Bureau of Fire Protection para mas maingganyo yung mga kababayan natin na makiisa doon sa inyong kampanya para maiwasan ang mga sunog. At dahil nga dyan, makakasama rin natin live mula dyan sa Quezon Memorial Circle, si BFP-NCR Spokesperson Chief Inspector Renato Marcial. Magandang umaga po, sir. Hi, good morning. Ano na mga activities niyo dyan ngayon? Yes, balita good morning, ko may Maris. Sayawan dyan. Yes, good morning, Maris. Good morning, Susan. Meron tayong pakulo na pinapakita sa ating publiko. Yun nga, yung pagsayaw ng ating mga bombero. Ito po ay ang aming estratehiya para makatch natin yung attention ng ating public. Ano? Para naman suportahan nila yung ating mga bombero sa kampanya laban sa sunog. Dahil yung conventional type na palagi natin nire-remind yung public ay parang hindi tumatagos no? sa kanilang isipan at puso. Ayan, ang musay-musay chumacha. Chacha ni Raisa. Yes, so actually may mga nakalatag po pa tayo mga programa
na para sa ganun ay maiwasan nga natin yung sunog. Ito, Fire Prevention Month na, nag-start kanina, subalit meron tayong sunog na nangyari at meron nga 30 houses ano, o 60 families na naapektuhan ito. At meron pong nasugatan tayong volunteer no, na nahulog. Kailangan po talaga natin dito ay yung suportahan ang kampanya ng Bureau of Fire Protection para sa ganun maging successful itong ating minimiti na kumbaga fire zero fire incident tayo. Oo, so, paano sa tingin niyo makakatulong po yung pagsasayaw ng cha-cha ni Raisa para doon sa ating information na campaign para ho dito sa Fire Prevention Month? Yes, yun nga ho. Ito isang estratehiya na kumbaga to catch the attention of the public. Hindi lang po ito magtatapos o hanggang dito lang sa sayaw. Ang kailangan natin dito ay ito po ang pamamaraan ng Bureau of Fire Protection na makatch ang attention ng publiko, suportahan po ninyo ang programa namin dahil maa-attain naman talaga natin sana yung zero fire incident kung tayo mismo ay maging fire safety conscious sa ating mga bahay. Oo, pero nakita natin, Susan, na hindi lang talaga matatapang itong mga nalalambot ng katawan, ano? Firemen natin, talagang ang huhusay sumaya. Hindi kasi alam mo, Maris, kailangan nila malambot ang katawan kasi pag umakit sa mga fire ladder, oo, hindi pwede matigas ang katawan mo dahil yung pag-akyat-akyat mo dyan, kanina nga, di ba, doon sa isang sunog niya, mayroon yata na sugat ng isang bumbero, no? Ano yung usually nagiging problema niyo, sir? Teka muna, baka yung sumasayaw natin eh, bago natin balikan si Director Laguna. Sir, so ano po yung mga magiging programa pa dyan? Well, kanina, no, nagkaroon na tayo ng Unity Walk at nagkaroon tayo ng ito, no, na drill na pinapakita natin. Nagkaroon din ng MOA signing at saka covenant signing na kung saan ay hinihikayat natin yung ating kababayan na mag-join sa atin sa kampanya natin na paulit-ulit nating ginagawa tuwing buwan ng Marso. Ano po bang gagawin kung gusto nilang mag-volunteer? Sinong dapat lapitan? Sinong dapat tawagan? Anong gagawin nila? Well, gusto po natin na sabihin sa ating mga kababayan na kung gusto po nila mag-volunteer, pwede po silang makipag-ugnayan sa malapit na fire station dahil yun nga, hinihikayat namin na mas maraming volunteer, mas mainam para sa ganun, katuwang po natin sila, silang tinatawag nating force multiplier. Ano yung natin sa Jeric Chu? Ano yung mga hose? Tayo ba naman may sapat na gamit ngayon? Wala ba tayong kakulangan sa mga gamit, Chief Inspector Marcial? Well, ito nga po, nakita natin, meron tayong bagong 38 fire trucks na Rosenbauer, kung saan ito'y malaking tulong sa pagpuksa natin ng pag-apula ng apoy. Ito po'y programa ng ating gobyerno na i-modernize ang ating Bureau of Fire Protection dahil alam naman natin na medyo may kakulangan. Subalit, nakikita na natin po ito na binibigyan naman pong pansin ng ating gobyerno para sa ganun ay mapunuan yung mga kakulangan ng Bureau of Fire Protection as far as magagamit ang kailangan. Okay, so sige sir, pagpasayawin na po natin yung mga ano pa natin dyan, mga firemen natin, ano? Sana. Dapat daw magkaroon lagi ng zero target nila. Nangyari na ba yan? Naabot nyo na yung zero target? Well, actually, hindi talaga maiwasan na magkaroon ng sunog. Subalit, very minimal lang, no? Kung talagang yung ating barangay, yung sa bahay, ay magkaisa sila, magkaroon po sila ng parang contingency plan nila. Para sa ganon, maiwasan ang sunog. At kung ito hindi rin maiwasan at magkaroon ng sunog, ano po bang dapat nilang gawin? Tulong-tulong po tayo dito, no? Sabi nga natin, parang environment ito, it's everybody's concern. At alamin po nila ang aming telephone number. Meron po tayong hotline na 117 at 729-5166. Okay, maraming salamat po. Thank you so much, sir. Thank you very much. Chief Inspector Renato Marcial, at good luck po dyan sa ating mga sa activity pa natin dyan. Balikan natin si sir. Sir, eto may magandang tanong si Sean. Anong tanong niya? Anong tanong ni Sean, di ba? Well, aside from sinasabi niya, dapat magkaroon ng mga regular drill and exercise. Ano? Sabi niya, halimbawa daw, nasa isang building ka, usong-uso naman kasi mga condominium ngayon, tinitirhan talaga, no? Opo. Ang sunog ay nasa 5th floor. Nasa 14th floor ka. Ano daw ba ang dapat mong gawin pagka ganon? Kung nasa 15th floor na, eh mas maganda, umakyat palalo doon sa pinakatuktok ng... Ah, akyat pa? Opo. Tapos? Hindi ba nakakatakot kung umakyat ka? Hindi ba dapat lumaba ka na? Hindi nga, may sunog sa baba eh. Oo nga, may sunog sa gitna, parang hindi ka, ibig sabihin, huwag ka munang umalis doon sa establishmento. Sigurado namang may darating na bumbero. Sigurado may darating na mga bumbero at mga rescuer. So ibig sabihin yung mga tinurn over po ng mga fire trucks, tsaka yung mga maraming mga bagong gamit din eh, no? Opo. Hindi na yan magiging problema kasi karaniwan yung mga sinasabi, walang mga dumating, medyo natagalan, gano'n. Malaking tulong na po ito. Actually, ang Metro Manila, ang NCR, ay recipient ng 11 fire trucks na bago.
malaking bagay na po ito na karagdagang gamit ng Bureau of Fire Protection. Pero tama nga kasi yung sinasabi ni Chief Inspector Marshall nga no, na kahit na napakaraming gagawin ng mga otoridad natin, napakaraming programa, kung hindi naman magiging responsable rin yung ating mga kakape, no? Talaga na nakasalalay din sa kanila rin. Po yun. Ito, sa ating lahat. Ang sabi nga ni Secretary Mar, mas mabuti ng kahit ng mga bagong o modernong kagamitan ito, mas mabuti na hindi ito magamit. Kasi ang una magre-react niya pag nagkasunog, yung community mismo, okay. Di ba? Alam mo, tatanda ko, meron ako napuntahang sunog na ang ginawa nung, well, sa Navotas kasi ito, yung mga tao nagtulong-tulong, kumuha sila ng tubig sa dagat. Tapos yung sunog, naapula din naman na ganyan. Well, may nasunog, pero siyempre kahit paano, hindi na lumaki. Tama po. Balikan natin muna, Maris, yung sunog niya sa Aurora Boulevard sa Quezon City. At nandiyan si Bam Alegre. Bam, kumusta dyan? Maris, Susan, sa kasawian palad nga, nagkaroon ng buhay naman sa Fire Prevention Month. Sunog dito sa Cubao, Quezon City. At sa ngayon, fire out na nga ito. Yung mga residente, karamihan nasa kalsada pa, kasama yung kanilang mga gamit at iniipon sila para lista kung sino-sino nga ba yung mga biktima. Doon, itong mismong site kasi na nasunugan, danger zone ang itinuturing kasi nasa gilid dito ng creek. Matagal na, pangatlong sunog na raw ito rito, kaya sa katunayan, yung naunang sunog, yung nakalipas na sunog, hindi pa nahanapan ng relocation. At sa kaya, nang nakabantay yung mga residente, kasi may ilang nanamantala, nagnanako sa mga gamit at may iba naman na tumutulong din naman kasi may ilan pang mga baga na natitira sa inaapula nila yun. Ang gamit nila yung maduming tubig sa creek na. At may ilan din naman mga residente na nangangalakal ng mga bubong. So ito yung sitwasyon dito ngayon sa sunog rito sa Cubao. Maris, Susan? Okay, maraming salamat. Bam Alegre. Nako sir, paano ba yan? Meron na kagad. Buhay naman, no? Buhay naman, no? Unang sunog. Anong ano, sa buong taon, ano yung pinakamarami hunin yung naitatalang sunog? Anong month? Last year, ang may pinakamataas namin is April. April, summer pa rin. Usually, March yan. Pero dahil siguro sa nagbabago na rin ang yung klima. Ito pa, siguro maganda rin paalala, sir, no? Di ba, magbabakasyon na, summer, ang daming pupunta sa mga beach. Aalis sa kanilang mga bahay, no? Anong dapat gawin ng mga aalis sa bahay? Walang tao. Ayun po, pagkaalis ng bahay, siguraduhin na nakababa ang main switch. Lahat. Opo. Yung main switch. Main switch. Oo, yung iba yata walang main switch. Yun nga, kasi jumper ang ginagamit. Meron ganun talaga, walang main switch. Paano yung mga ganun na naka-jumper? Anong gagawin nila para talagang iwas? Pakabantayan sa kapitbahay. Yung iba kasi, naka pulupot lang yan, kaya madali nilang tanggalin yung mga jumper. Ayun yung problema talaga. Sana gusto makita isang araw, wala na ng mga octopus sana connection. Ano? Talaga ako, pag nakikita ko yun, talagang parang nararamdaman ko, magkakaroon ng sunog. Tayo rin yung magsasuffer dun. Yung mga residente rin. Mga residente. Saka talagang yun nga, mahirap talagang masunugan. Anyway, maraming salamat po, Chief Superintendent Santiago Laguna. Maraming salamat din. Pahabol lang natin, sabi kasi ni Lourdes, dapat merong mga mumurahin daw na ano, mga water sprinkler. Okay, diba? Talaga bang advisable na maglagay ng mga ganun sa mga bahay? Yung sprinkler kasi nire-require namin yan 15 meters above ang height. Kapag medyo mababa yung roof mo, yung bubong mo, wag na. Kahit hindi na. Okay. Maraming salamat po muli, Chief Superintendent Santiago Laguna, Director po, Director General ng Bureau of Fire Protection, NCR, para po sa pakikipagkapihan at kwentuhan niyo sa amin ngayong umaga.